Nagsalita na po ang NBI, mga kababayan, tungkol sa kaso ni Francis Leo Marcos o Norman Mangusing na di umano ang siyang totoong pangalan, sabi ng ilan. Pero mga kababayan, tatawagin lang muna natin siyang Francis Leo Marcos kung saan siya nakilala habang hindi pa nariresolba kung ano ba talaga ang totoong legal na pangalan niya. Sa interview ni Erwin Tulfo, mga kababayan, sa chief ng NBI Cybercrime Division na si Vic Lorenzo, nilinaw ng NBI mga kababayan na hindi pa pinakawalan si Francis Leo Marcos sa kanyang pagkakaditine taliwas sa mga lumalabas na balibalita na nakalabas na daw si Francis Leo Marcos at may video pang naliligo na siya sa isang swimming pool. Nilinaw ng NBI mga kababayan na bagamat nakapagsubmit na ng dokumentos para sa piyasa si Francis Leo Marcos ay hindi pa ito naipaproseso sa korte dahil limitado rin ang operasyon ng korte ngayong may enhanced community quarantine. Pero mga kababayan, nadagdagan pa po ang kasong isinampa kay Francis Leo Marcos. Kung ating matatandaan ay nauna na siyang sinampahan ng kaso dahil sa paglabag ng optometry law, violence against women at yung human trafficking na wala pong piyansa mga kababayan. Pero mga kababayan, dinagdagan pa po ng NBI ang kaso laban kay Francis Leo. Sinampahan ng kasong sedition ng NBI mga kababayan si Francis Leo Marcos dahil daw di umano sa kanyang mayaman challenge. Dahil ayon sa NBI, nilabag daw ni Francis Leo ang sedition law na kung saan ilan nag-uudyok daw itong si Francis Leo Marcos mga kababayan na magalit ang sambayanan sa mga mayayaman. Nakasaad kasi sa batas mga kababayan na ang anumang gawain na makapagresulta ng galit at puot o paghihiganti laban sa mga pribadong tao o grupo ay maikukonsidera na daw sedition. At sa kasong ito mga kababayan ay tila nag-uudyok daw ng galit si Francis Leo Marcos laban doon sa mga mayayaman at nagresulta daw sa galit mga kababayan. Tungo doon sa mga mayayaman ang mayaman challenge ni Francis Leo Marcos. At bukod pa riyan mga kababayan ay sinampahan rin si Francis Leo Marcos ng paglabag sa anti-alias law na kung saan mga kababayan gumamit daw siya di umano ng higit sa isang pangalan para magproseso ng mga legal na mga dokumento. Pero mga kababayan, tila tumaas ang kilay ng ibang tao lalong-lalo na ang mga taga-suporta ni Francis Leo sa ginawang ito ng NBI. Nanaw kasi ng ilan mga kababayan ay ginawa lang daw ito ng NBI para mapagtakpan ang kanilang mga kakulangan. Katulad noong kaso ng NCRPO chief na nagsagawa di umano ng birthday party at nalabag ang mga alituntunin sa community quarantine at yung mga kaso na kinakasangkutan ng iba pa nating mga opisyalis. Katulad noong protocol breach daw di umano na ginawa ni Senator Coco Pimentel. Ang tanong ng ilan, bakit si Francis Leo Marcos pa ang inuna kung sino pa raw ang nagkakawalan ang gawa, siya pa daw ang pinag-iinitan. Pero ang sagot dito ng NBI mga kababayan, the law is the law is the law. At ayon pa sa NBI mga kababayan ay trabaho lang daw nila ito at umaksyon lang daw sila dahil may isinampang reklamo. Sa tingin nyo mga kababayan, makatarungan ba ang pagkaka-aresto kay Francis Leo sa panahong ito? Post your comments below.